Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay adobo. Overloaded. Meron po tayong adobo. Adobo chicken mix. Nakita nyo po, di ba? Mamatika, napakasarap. At meron din po tayong adobong pusit na may sinaw. Tama po muna niyo mag-prepare. Mag-isa na po tayo. Kailangan po talaga mainit ang kawali bago po kayo maglagay mantika. At mainit po ang mantika bago kayo mag-isa. Ipon muna tayo ng bawang. Talaga adobo po ako. Kaya po anong adobo. Gusto po sa bawang golden brown. Parang naman po rin ang balik. Ganyan. Nakaganda. Ayan. Napakabango po at golden brown na. Sunod na po natin ang sibuyas na pula. Masarap po sa pusit. Sibuyas na pula sa pag-adobo. Ito po ay former known as ginto. Bumalimesan na rumaro. Nag-transform na uli. Diba presyo po na sibuyas na nung dati. Kasi may bagong ginto po ngayon na presyo. Gusunod po natin. Yan. Gusto ko lang po sa sibuyas medyo nag-iwari-walay. Gusto ko po masyadong i-overcook. Sunod na po natin ang kamatis. Masarap po talaga sa ano, sa adobong pusit, yung kamatis, hinug na hinug. Ito medyo okay lang, yung pulang-pulang po talaga, napakasarap po. Tapos yung kulay, panalo. Sunod na po natin ang totoong sitaw. Bakit po yan meron bang hindi totoong sitaw? Hindi. Ito kasi pag nakakain ka ng sitaw, totoong na sa amin. Mahira na kasi dumating, madalang sa patak ng ilan. Ayan, pag medyo nagtutubig-tubig na dahil kumatas na yung ating mga pinaglalagay. Lagi tayo ng konting asin. Paminta, na totoo talaga. Walang halong buto ng papaya o dinurog ng buto ng papaya. Halos nakakalahating kilo ka na paglalagay ng paminta. Nagpukuloy din na yung dinuluto. Hindi pa rin lumalasa yung paminta. Yan, takpan natin para maluto yung sitaw at lagyan natin sa medium heat. Naaninag ko na po, namutla na yung ating sitaw. Lalagyan na po ako ng pusit. Naku, sandali, buwasan po ng tubig. Pag mag-aadobo po kayo ng pusit, huwag na kayo magdadagdag ng tubig. Kasi magre-release po yan ng maraming tubig. Lagyan po natin ang konting oyster sauce. Saan na ba yun? Ganda ng kamatis. Konti na po ilalagay po. Yan. Ang palinamnam. At hindi ako masyadong lagyan ng doyot. Konti lang din. Kasi may asin na kanina eh. Yan. Yun lang po siyang wala ko sarili sa butot sandali. Naamoy ko yung gantong pagkain. Kadyo ka na pong suka. Ilalagay po yung suka, huwag ka po yung haluin ha. Yan, nagluto na rin po yung ating chicken wings adobo. Nanilay niya po ng atswete. Ayan, luto na po. Okay lang po itong dumami yung sabaw. Huwag niyo po yung overcook. Kasi kukunat po ang pusit. Ready na po. Kaya na po tayo. At ang pinag-adobohan, yung sauce para hindi po masayang, di ba? Doon yung po kakamasin yung mainit na kanin. Naku po, napakasarap. Mabuhay! Ayan! Anyang nga sa'yo. Anyang tao ka ngayon sa inyo. Agad tawas. Wala pa po ano yung hairspray. Pag nag-hairspray na. Bago tayo sa pasalamatan po manan natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat lang pasabihan. Binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway sa po ang lahat. Magbibigay na naman po. Next week, nasa Pilipinas na po kung maraming salamat, Panginoon. Kayo na po bahala sa aming kaligtasan. Maraming salamat. Sinusukun na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Salamat po natin. Oh, gutom na gutom na po. Ayos din po. Walang asukal. Sana ano, panando ko sa ano, adobo. Ito na lang.
Akin ko na to. Mainito pala. Dali lang po. Kukuha lang akong tasa nitong pusit. Kasi hindi ko naman mauubos to eh. Gusto ko po kasi sa pusit yung saba ko. Iniinom ko. Iniinom. Ano, hinihigop. Iniinom tuloy. Hinihigop. Hindi iniinom. Kuha tayo yung adobong sarsarap. Adobong manok. At ang ating adobong pusit na may sitaw. Yung iba po naglalagay ng kangkong. Depende naman po sa inyo. Kung pusit-pusit lang. Mahilig po talaga ako sa maasin. Sabi ito, din gusto ko, hindi masyadong gumalat. Pag nag-adobo po yung pusit na may sitaw, yung sitaw po kinain ko sa mga pusit, parang pusit na rin yung sitaw, yung lasa. Ito po malambot. Ang adobo po, sa totoo lang, simple po yung ingredients. Siyempre, sa mga marunong magluto, madali po yung luto. Pero sa mga nag-aaral pa lang, siyempre hindi po basta-basta di ka. Pagluto kasi ng adobo, hindi minamadali. Kailangan ng pasensya. Kaya bago pa lang mananghalian yung mga anak ninyo, no? Lisanin nyo yung mga harap na tandaan, puro kayo pakikipag-chismis. May ulam, tapos gagawin nyo na yun, prito na lang itlog, di ba? Ako. Ah, sarap-sarap. Yung konting ahang ng sili, tama-tama. Hindi ko inano yung sili, iniwa eh. Para yung dinamdam, dumasa. Iba naglalagay po ng luya sa adobong pusit. Ako hindi po. Marami naman pong versions, di ba? Mag-adobo. Napasarap. Winner na winner. Pag nilinig na yung adobong pusit, parang kay alat-alat po, di ba? No? Pero pag ginain nyo na, pakasarap. Mahal din po dito yung pusit. Siyempre sa Pilipinas, medyo mahal din. Malik po ako, talaga na ipakita yung mga tumpukan sa palengke. Yung mga tiyanggit-tiyanggit.
talimusak, bangenga, yung mga isda. Yung mga pangatid sa paksim yung isda. Tumpok-tumpok sa anak sa bilaong malilit na may dahon ng saging. Sarap mabili nung anak. Ang nanay ko minsan, nagluluto ng pusit niya, sabihin ko, dagdagan ng sabaw. Minsan mo hindi sa akin niyo kasi, ano, kala mo, sinabawan? Hingot mo yung sabaw talaga. Pagkana talaga. So, na, ito akong pusit. Nihitip ko pa yung kanin ko, mauubos ko. Bago ko ilagay dito sa kawali. Pag nung kinakamas ko yung sarsa ng adobo, kasi ko mauubos ko yato, hindi nga muna lagi sa pinggang. Parang tapos pa nga eh. Taktok natin bawat butil, sayang. Napakamahal pa naman ng bigas. Dito din, mamahal na rin ang presyo ng bigas. Gusto ko yung ulo. Ito yan. Hindi na po ang mapagkatulog ng maayos. Dahil so po kasi nasa Pilipinas na ako.
Yummy! Lami na ay mas, naging mas karasa, sabroso, manyama na. Noong araw po, ang toyo o soy sauce, napakasarap po ng lasa, sa dark po talaga sa Pilipinas. Noong yung father ko eh, nasa Saudi po noon, marami naman po kami bigas na stranded po sa Gulf War. Walang po namin mantika saka toyo. Napakasarap po nung toyo ng araw ngayon, hindi po, iba na po lasa talaga. Talagang amoy po nun, napaka, ang bango po ng umay ng toyo. Ay, iba po eh. Mga toyo ang ginagamit ko po dito galing sa Pilipinas po yun. Kain po sa Asian shop. Pag nag-adobo talaga kayo nun, dark po yung adobo talaga. Makita nyo may toyo. Yung parang mapudla po. No? Lagyan ko po na kasi na-chwete yun, kaya mas gumanda ang kulay. Napakasarap. Paano po bago tayo tapos, masalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyabili niyo po sa amin sa araw po na ito. Nawa yung bawat isa po ay safe. Ngayon po yung muna, marating na po ang malapit na po dumating ang Pasko sa Pilipinas po. Ang pinakamahabang Pasko po sa buong mundo, talagang napakasaya po. Napakasarap po talaga mo sa Pilipinas bago magpasko. Kung hindi man po magpasko sa Pilipinas, nandun po yung spirit of Christmas. Kaya na po bahala po sa amin, sinusunod na po namin sa inyo lahat sa ngayon na isusawin. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras sa ilan sa pinilakal. Ang basta lagi po tayo, positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi, magandang araw. Laban lang!